ko alam kung bakit. Pero ngayon lang tumalab ang mahiwagang buhangin. Kaya ngayon lang ako lumaki. Ang importante, bumalik ka sa normal. Kilala ko si Amante. Sigurado akong susugod at susugod siya dito. Para mailigtas ka. Si Isabel pala. Anong gusto mong gawin ko? Gusto kong saktan mo siya. Pagdating niya dito, ipakita mo na si Apo Abukay na ang mahal mo. Na kinalimutan mo na siya. Paano mo nagawang sumugod dito gayong wala ka namang sapat na kakayahan? Ngayon mo pagsisihan ang lahat ng kapanghasan mo. Hindi ako pinatatahimik ng aking pangitain. Dahil mahirap na makatakas sa nakapagda ng maganap, Abukay. Tahimik ka! Matay ng kaparusahan ng isang taksil na binhilan. Amante! Rebecca! JJ! Pagmasdan mo, Miguel. Walang mga tao sa paligid. Naaalala ko nun, nung nagtrabaho pa ako sa perya, daming tao tuwing ganitong panahon. Sari-saring tawanan, hiyawan ng mga barkada, kantahan ng magpapamilya. Mahirap ang buhay. Pero kami ni Lola Gira at Kuya Dario, naghahanap kami ng paraan para maging maligaya. Paboritong-paborito ko noon, nung pagkatapos ng Pasko, kinukwentuhan ako ni Lola Gira ko sa inay ko. At pagkatapos noon, nananalangin ako sa Diyos na sana, kahit sa panaginip man lang, makapiling kong inay ko. Sana ito yung unang Pasko na magkasama kami ng inay ko. Pero hindi nangyari. Dahil nandito tayo ngayon. Dahil kailangan natin magtago at tumakas. Thank you.
Rebecca, tayo na. Hindi pwede. Pinatay nilang kaya sa isang tao nagmahal sa akin. Rebecca, wala na tayong magagawa. Halika na bago makaba ako ng babaylan. Tara na. Mag-alala, Isabel. Gagawa ko ng paraan. Babalik ako sa tore at ililigtas ko ang Inay Graciela mo. Parang mapanganib kung babalik tayo doon. Ako lang ang babalik, Isabel. Pero wala kang sapat na kakayahan para labanan si Apo Abukay. At hindi rin yung sapat na dahilan. Para hayaan ko na lang naman na iyong kadiliman. Iken. At isa pa, hindi lang ang inay mo ang nandun. Maging yung sarili kong ina. Hindi ko ahayaang makuha ni Apo Abukay ang mga magulang natin. Kwento saan ko paano kayo nakatakas kay Apo Abukay. Tinulungan ako ni Sontaya. Paano? Sa pamamagitan ng karunungang itim. Kinopya niya yung mukha ko tapos siya yung nagpakasal kay Apo Abukay sa halik na ako. Kaya ako na nakatakas at nailigtas kita. Wala nakakalam sa ginawa ninyo. Wala. Kami lang ni Sontaya. At umaasa ako na malilinlang niya si Apo Abukay sa mahaba-habang pampanahon. Pero hindi rin magtatagal. Malalaman at malalaman din ni Apo Abukay ang ginawa ninyo. Kaya dapat handa tayo. Oras na dumating ang mga panahon na yun. Hindi nyo matatakasan ang kapangyarihan ni Babaylan. Patayin ang sugo ng karagayan at ang taksil na binhilaan. Bagamat binabalot ng kadiliman ng mundo ngayon, hindi po ito dahilan upang makalimutan namin ang liwanag na patuloy na nagbibigay tanglaw sa aming mga puso. Panginoon Diyos, sa muli namin pag-alala sa iyong pagsilang sa mundo, patnubayan ninyo po kami at patuloy na pagpalain. Ingatan niyo po ang aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroon.
At nawa po'y muli ninyong pagtagpo-tagpuin ang aming mga landas. Dahil tanging yan lamang ang aming kahilingan sa inyo ngayong Kapaskuhan. Di kumakaliskos. Miguel. Magsikain na tayo. Buhay ka. Akala namin pinatay ka ni Apo Abukay. Nakatakas kami sa kanya. At nabawi mo si Isabel. Nasaan si Father Francis? Pumunta kami sa lumang bilim pero wala na kayo doon. Masyadong marami nangyari. Kailangan namin umalis doon. Pero nasaan na sila? Dali mo kami sa kanila. Dadaling ko kayo doon. Tamang-tama may naghihintay sa isang tao. Isang taong mahalaga sa'yo. Sino? Ang iyong ama. Lubos mo akong pinahanga, aking mahal. Saan? Sa ginawa mong pagtaboy sa sugo ng karagayan. Talaga bang ako ang pinili mo kaysa sa kanila? Nagdududa ka pa rin ba hanggang ngayon? Nabibilisan lamang ako sa mga nagaganap sa'yo. Gaya nga nang sabi ko, pagod na ako sa pag-iwas at pagtanggi sa aking kapalaran. Ikaw isang bagay na hindi ko matatakasan, Apo Abukay. Kaya, bakit naman ko man lalaban? Hindi ka nagkamali sa ginawa mong pagpili. Ipagkakaloob ko sa'yo ang kahit na anong hilingin mo. Talaga, aking mahal? Ipagkakaloob mo lahat ng hihilingin ko? Kahit na ano? Oo. Kahit na ano. Basta't sabihin mo lang. Kahit na ipapatay ko ang isa sa mga masugid mong alagad. Pero matagal lang patay ang aking itay. Yun ang kwento sa akin, inay. Kahit nung bata pa ako. Muli siyang pinuhin ni Apo Abukay. Ano? Kabayaran sa pamumuno ni Samuel sa mga binhilan. Pero paano siya napunta sa inyo? Tumiwalag na si Samuel sa mga binhilan. Tumiwalag na siya kay Apo Abukay. Lahat yun nagawa ng ama mo at ni Samuel. Para sa'yo, Miguel. At kay Amante. Bakit? Sino ang nais mo ipapatay sa kanila? Wala naman. Sa ngayon. Pero sa oras na magpasya ako at kailanganin ko ang tulong mo, maaasahan ko ba ang pangako mo sa akin, mahal? Oo, Isabel. Pinapangako ko. Gagawin ko ang lahat. Kahit na ipapatay pa ang isa sa aking mga alagad. Mabuti naman kung ganun. Gusto ko lang makatiyak kung nakanino ang katapatan mo. Pero ngayon, malinaw na sa akin na mas mahalaga ako kaysa sa mga alagad mo. Oo naman, aking mahal. Yan ang isang bagay na hindi mo na dapat pagdudahan pa.
Natakasan ka na naman ba ng Miguel na yun? Naisahan ka na naman ba niya? Sa kasamaang palad, oo. At paano nangyaring nakabalik sa normal niyang anyo ang Miguel na yun? Hindi ko din alam. Ang mahiwagang buhangin. Maaring yun ang ninakaw sa akin ni Sontaya. Pero paano nalaman ni Sontaya na yun ang makakapagpanumbali kay Miguel sa dati niyang anyo? Gayong isang tao lang naman na nakakaalam nito. Ang taong pinaggamitan ko nito. Si Isabel. Ano? Pati si Amante nakatakas? Talagang sinusubukan ng mga yan ang kapangyarihan ko. Kumilos kayo at hanapin ang mga kaaway. Magpapadala ako ng panibagong sorpresa. At sa pagkakataong ito, titiyakin kong wala na silang ligtas. Nasaan na kaya si Calvo? Babalik pa kaya yun, Father? Nakakamiss din naman yung vocalists na yun kahit papaano. Sana isipin rin ni Adan na tayo na lang ang kanyang pamilya. Ang mga anak ko, sila lang ang nagbibigay ng dahilan para hindi ko pagsisihan ang muli kong pagkabuhay. Magkikita pa kaya kami muli? Magkakasama pa kaya? May tao. Miguel! Best friend! Adan! Ang alam ko, hindi na tayo magkikita. Merry Christmas! Merry Christmas! Father! Isabel, wala ba akong nandiyan pa sa lubong? Christmas naman eh. Maligayang Merry Christmas. Adan, salamat at bumalik ka. Hinatid ko lang si Miguel at si Isabel dito. Anak. Ikaw si Rodolfo? Nagkita na tayo noon. Minsan mo na ako iniligtas. At ngayon maliwanag na sa akin ang lahat kung bakit magaan ka agad ang loob ko sa'yo. Sugatan ka ba? Wala ito. Magpahinga ka na. May kukunin lang ako sa ibang silid. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito, anak.
Hindi ko akala yung mangyayari pa ito. Ako din itay. Bawat kwento ni inay noon to ko sa inyo, natatandaan ko. Bawat araw, iniisip ko magkatabi tayo kahit wala na kayo. Isabel? Isabel, anak, mag-usap tayo. Gusto ko sana ngayong Pasko magkasama tayo. Pasko? Anong Pasko? Pasko? Hindi mo alam ang Pasko? Isabel? Ano nangyari dyan? Mula. Mula to. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ikaw ang anak ko. Hindi ikaw si Isabel. Ang nanay mo, anong balita sa kanya? Nakita ko ang damit niya sa silid ng babaylan. Pero wala na ako alam kung ano nangyari pa sa kanya. Hindi ako papayag na may masamang mangyari ka, Amelia. Hindi talaga ikaw ang anak. Anong nangyari? Bakit kamukha mo siya? At saka pati boses niya, nakopya mo. Bakit? Paano mo ginawa yan? Tumahimik ka! Nasaan anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Ha? Tumakas siya kasama si Miguel. Tumakas? Nakatakas si Isabel? Oo. Pinatakas ko siya. Dahil hindi ako makakapayag na dalawa kaming magiging reyna sa buhay ni Apo Abukay. Kung ganun, ikaw sa Sontaya. Mahal na reyna. Nagtatalunan kayo mag-ina. Ano yun? Nagtatalo nga kami mag-ina. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na mas pinili ng anak ko ang buhayin ako kapalit ng pakikisama niya kay Apo Buhay. Nay, wala tayong magawa dyan. Tanggapin na lang natin ang aking kapalaran. Ano pa nga ba magagawa ko, anak, kundi tanggapin? Basta importante ngayon, magkasama na tayong dalawa, hindi na tayo magkakahiwalay. Tara na sa aking silid. Magpahinga na tayo. Tara. Ari sa'yo, Isabel. Mahalata ng tinig ko. Nakausap kita, Isabel. Ano nangyari sa'yo? Wala pa akong sapat na katibayan sa ngayon. Pero nararamdaman ko. Hindi ikaw ang tunay na Isabel. Isa kang malaking kasinungalingan. Bakit hindi mo sabihin kay Apo Abukay yan? Tingnan natin kung maniniwala siya sa'yo.
at ako'y narito na. Ika'y mamahalin, bibilitin, ika'y pasiyahin. Di ba bayad na ika'y sakta ng kahit sino man. Isang yaman at nais nilang